lahat tayo. Naibigay nga yung todo. Yes, amen. Tuwa si Lord dahil naibigay natin todo ng pagpapuri sa Kanya, pag-awin sa Kanya. Amen. Amen. Ngayon, patuloy po tayong umawin sa Panginoon. Patuloy tayong sumamba sa Kanya. Kung natatandaan niyo po, yung mga hindi pala ay nakakasamba dito, nakakakilala sa Panginoon. Yung mga buhay natin, puno-puno na ano yan. Kumbaga, wala tayo siguro ngayon dito kung hindi tayo nakakakilala pa sa Panginoon. Siguro, isa tayo sa nakakagawain ang makamundong gawain. Dahil sa pagkakakilala natin sa Panginoon, dahil sa pagtanggap natin sa Panginoon, nandito tayo ngayon. Isa tayo sa minamahal ng Panginoon, isa tayo sa binibigyan ng kulay yung buhay ng Panginoon. Amen. Patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Patuloy tayo. Patuloy natin pagsumikapan na makasunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon. Dahil alam naman natin na kung dahil kung wala si Lord, kundi dahil sa Kanya, wala naman talaga tayo dito. Diba? Kinubos tayo ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng sukulang biyaya dahil sa Kanyang sukulang biyaya, sa Kanyang pagkakapako sa krus, kinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sa umaga nito, patuloy natin pagpurihan, patuloy tayo magpasiyasat sa Panginoon. Kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin ngayon, kung ano yung inuutos ng Panginoon, ibinibigay niya matalinuha sa atin. Lahat naman tayo nakakaranas ng mga pagsubok. Ito naman tayo kasama natin si Lord, lahat ng ito dapat tatagumpayan natin. Kaya dapat hindi tayo manghihina. Dahil nandito tayo ngayon sa pili ng Panginoon, hindi na mawawala yung pagsubok eh. Pero dahil nandiyan kasama natin si Lord, nalalagpasan natin lahat ito. Amen? Yes. Thank you.
ating mga pagsubok yan, mga kasalanan. Ito yung pagkakataon, magpasiyasan sa tayo sa Panginoon. Ang puso natin, iisip natin na walang ibang gusto kundi papurihan si Lord.